vlog! Welcome to my guys! Ayan, happy na ulit tayo, langga! Ito na ituturo ko sa inyo yung life hack na napakagaling at napakatipid. Bali yan yung expectation ni customer at syempre ito ang reality. Bukod sa isang life hack, may life hack din ako para mabantayan yung mga anak ninyo. Kung may mga baby kayo, may mga langga kasi tayo na, ay, hindi ako makapagtrabaho kasi ako lang mag-isa. Hindi ako makapagtrabaho kasi may baby ako. Diba? Isa yun sa mga problema natin. Ano pa ba mga problema natin, mga nanay? Ako, nanay rin ako, ha? Ang ginagawa ko itong langga, si daddy na di-deliver nito, marami kasi siyang cake. Ayan. Tapos syempre si Ronron, tsaka si Pring-Pring is katuwang ko dito kasi ang daming topper ng cake na yan. Nakita nyo diba sa expectation? Ito ang ginagawa ko lang. Si baby, si daddy nagkabit ng camera. Piliin nyo yung camera guys. I-ano ko na lang rin. Ilalagay ko na lang rin yung CCTV camera. Mura lang to eh. Parang 2,000 lang to siya ga. Ang linaw-linaw ng camera. Makikita nyo talaga. Papakita ko rin sa inyo ga. Magkukuha ko ng maliit na video kung gaano siya kalinaw. Ipapakita ko rin sa inyo kung gaano kalinaw yung camera, kitang-kita hanggang sa buong paligid. Tapos kahit malayo si baby is nakikita natin kung anong ginagawa ng aking anak. Ito yun lang ka, oh. Tingnan nyo. Yan, ganyang kalinaw yung CCTV camera na to. Sobrang mura lang langga. Tapos, napapanood mo yung anak mo. Kung wala nga kami dito, kahalimaw nag-deliver kami, pupunta kami ng mga hotel, ang ginagawa namin ni daddy, kapag siyempre, ako kasi medyo praningning talaga ako, pagdating sa mga anak ko, kunting sakit, kunting saktan, kunting laglag, parang hindi na ako makatulog, kung ano naman yung naisip ko ng mga ano, paranoid talaga, praningning talaga ako. Siyempre, kahirap mga anak. Kahirap mag-alaga, kahirap mag-ire, lahat kahirap talaga sa atin talaga mga nanay. Kaya kunting ano lang talaga, ayaw mo nang galusan yung anak mo, ayaw mo nang masaktan yung mga anak mo. Tapos ito na nga lang gagawin ko na yung ating cake. Mamaya ko na, habang gumagawa ko, ang ginawa ko is, ayan gumagalaw na si baby. Kaya tawag ka ako sa tita niya na puntahan, ayun pinuntahan na ni Pring-Pring. Diba nakikita natin, yan yung isa sa kagandahan kapag may CCTV camera kayo, is nakikita natin bawat galaw ng mga anak natin, bawat na nasasaktan sila, is nandiyan. Ayan nagising na si baby. Diyos ka. Kasi kapag dalhin namin yan, mainit ga. Unlike dun sa kwarto is nakakapagpahinga talaga siya ng maayos. So, after nyan, syempre may tuturo ako sa inyong mga life hack din na iba. Maliban sa paggamit ng ganyan, para lang makita natin na safe yung ating mga anak. Ang gagawin ko dito is, Safari Team, pagawa to sa akin ng first time customer ko to lang ga. Siguro na refer ako dito kay ma'am. Hindi ko rin alam kung saan ako galing kay ma'am talaga. Tapos ayan, ginawa ko na nga, nakita yung expectation, sana magaya natin talaga. Itong reality nilang ga. Tapos ayan na, ang ginawa ko is, nilalagyan ko diba ng dowel. Nakita nyo yung dowel natin, 5 piraso. Kayang-kaya niya na yan. Kahoy talaga nilalagay ko ga para hindi walang tendency na mababali or maano, diba? Mababaliktad, ganyan. Tapos isang dowel na lang rin sa taas. Ayan, dowel ba yan? Dowel. Pero ano, pagkakaano ko kasi sa YouTube ga, parang dowel. Napakinggan ko yan siya sa YouTube eh. Ganun kapag hindi ako sure, kasi nga, mahirap naman makipag-usap sa tao na, sigaw ka dowel-dowel doon, sigaw ka dowel-dowel doon. Tapos mali pa pala pronunciation ko, nakakahiya. May time na ganun. Kahit pa paano, nagtingin-tingin na rin ako ga, para hindi na rin ako siyempre pagtawanan ng tao, kahit pa paano. Kasi may mga tao talagang ganun, di ba? Ayan, instead na, i-correct ka, pagtatawanan kanila. Tapos ito na, ang ginagawa ko is nilagyan ko talaga rin dito na ganyan. Yung pagayahan ata nilaga, walang ano kasi, walang cover yung board. Kaya sabi ko, mas maganda talaga kasi pag may cover yung board, yung cake board natin. Cake drum pala, sorry. Yung cake drum natin, mas maganda talaga is may cover. Kasi para mas gayang-gaya. Tapos ang ginamit ko dyan, yung texture na yan, oh, yung parang damo-damo, yung magaspang, is yung ating grass tip. Tada! Oo, di ba? Masakit lang talaga sa kamay maganyan-ganyan. Pero kailangan tiyagain para magaya natin yung cake. Or mas higitan pa natin ng kahit papaano ng konti. Mas maganda nga ga, mas ano yung expectation, mas maganda dapat yung yung reality natin than expectation. Kasi, pwede naman tayo maglagay siguro ng ibang design, di ba? Kahit papaano. Basta, as long as mapaganda natin yung cake. Ito ga, ang nilagay lang di ba doon sa expectation is yung parang bilog lang siya. Eh ako ko di ba yung bagin, mas maganda yung bagin na may ganyan-ganyan. Yung parang nakakadina-kadina siya. Eh kadina ba yan? Basta parang nakapisi-pisi siya yan. Nilagyan ko siya ng pisi-pisi. Kasi kapag ka, yung parang bilog lang na ganun, parang hindi ganun kagandahan. Unlike sa ganito is talaga na parang tunay na balagon ba yan ga, di ba? Mga bagin yan. Tapos ito ka nilagyan ko ng brown kasi medyo dark brown nga yung ating baba, parang kahoy yung texture niya na may nakapatong na dilaw. Ganun yung kanyang yung kanyang gusto ng customer natin. Tapos ayan, ang ginagawa ko lang naman lang ga is para ma-darken natin yung color is inano ko lang siya, binabrush ko na lang siya ng food coloring and then water. Kasi nga para pagka iano na kasi natin, ibabrush natin ng food coloring ga. Is nakakatipid din tayo talaga ng ating ating food color. Kasi kapag ka ilagay natin lahat, grabe kagastos, 'di ba? Tapos ayan na. Pati yung dahon, light lang siya. Pero kapag brinashan nyo na siya ng konting tubig, magdadarkin na talaga siya. Kaya yan yung kagandahan kapag nagbabrush talaga ako ng tubig or gin sa ating mga
cake. Okay, ulitin ko, pwede gin ha. Mayroong gin na nabibili, nakita ko na, naka-pouch, parang, pang ano ga, pang vegetarian na mga palahubog. Nakita na kayo yun ga? Yun na lang siguro bilhin natin ga, vegetarian na palahubog ng gin. Ayan, mayroon silang ganun na ngayon. Tapos, actually matagal na yun eh. Kaya lang nawala, tapos bumalik ulit yung ganung ano, ganung pouch ng gin. Kaya natuwa ako kanina kasi pinost nga ng ano ko ng friends sa Facebook na para raw yun sa mga ano, palahubog na walang-wala talaga. Yung parang tawid, uhaw lang, tawid, gutom lang talaga sa alak. Diba yun, pwede na yun. Tapos ito ga yung topper, yung ulo, nakagawa na ako niyan ga, pero mukhang ano siya, yung ulo ng lion. Leon. Leon, okay? Yung ulo ng leon ga, mukha siyang ano, nabinat na leon or may sakit na leon. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko ulit ga. Yan kasi nga, ulitin ko, hindi ako magaling sa mga topper. Trying hard lang talaga ako makagawa ng mga topper na ganyan. Kaya tinanggal ko yung ulo, ang ginawa ko na lang is, ito muna yung mga maliliit. Kita nyo na rin yung expectation natin, di ba? Ayan, tingnan natin. Medyo inano ko siya, inano ko yung mga, ano natin, mga topper. Parang pinakute ko ng konti kaysa sa dun sa medyo malalaki. Para ang pangit niyang tingnan, parang hindi siya pang bata. Unlike sa ganito na parang cute lang siya, di ba? Tapos ipapakita ko rin sa inyo ba kung paano gumawa ko ng topper. Ayan, may mga short video ako ng mga ganyan, ng mga topper na ganyan. Pero hindi talaga, siyempre, maturo-turo lang ako. Pero hindi talaga ako magaling. Huwag niyo na ako gayahin. Ano na lang kayo, mag-aral na lang kayo kay Ma'am Juan. Stabilio ba yon? Ma'am Juan, Stabilio. Mag-aral na lang kayo. Tsaka siya magagaling na gumawa ng topper doon kayo mag-aral lang ga. Kaya ako, wala. Hindi ako maturo sa inyo ga. Kaya hindi ako nagtatangka na magturo ng ganyan. Kasi yung magagawa ko lang na ganyan guys, medyo pangit talaga. May laman na yun ga. Sarap. May, parang tamilok yung nalunok ko. Ayan. Pero gana-gana ako, antibiotic na ako, kaya medyo okay-okay na. Tapos, ayan na, oh, di ba bongga na, oh, oh. Ganda na, di ba? Kahit pa paano, kaya trying hard lang tayo. Tapos, kinapalan ko lang ng konti yung kanyang, ano yan, yung parang buhok-buhok, ayan. Para mas magandang tingnan, medyo mabalbun siya, ga. Mas masarap, mabalbun, di ba? Ano daw? Ayaw ko na mabalbun, ga, kahigo lang tawon, di ba? Marumi tingnan, unlike sa makinis. Sirap. Ayan. Tapos, ayan na, oh, churent, di ba? Baskugan, ga, yung topper natin, ga, kahit mabilisang ano lang. Ang mahirap lang naman dito gawin ga, yung mga kilay, pilik mata. Di ba yung pilik mata kasi nila ga, yung eyelid pala na itim. Yan, grabe kahirap ikabit yung eyelid. Hindi ko na makapakita sa inyo. Yan, no? Naka-eyelid na siya. Maganda na siyang tingnan. Kasi kapag ka, wala, hindi ganun ga. Ganda. Sorry. Inan ako muna kay parang maputol na tong liig ko sa kaubo. Ayan. O, di ba? Tapos nilagyan ko ng bato-bato. Tapos ayun, bato-bato kasi na yan ga. Wala yan. Kaya nilagyan ko ng bato-bato para maganda. Oh, nagtataka kayo bakit Hyro? Kasi January 23 is Hyro 4 months old niya na. Ito ang life hack na ituturo ko. Kung mayroon naman kayong cake tapos wala kayong mga pang months-months ng baby ninyo, syempre, di ba, hanggang 11 month yan. Ganyan yung gawin nyo ga. Yan yung life hack ko. At saka sumakto ga is nakita ni tita niya, pring-pring, yung kanyang monkey na, ni Big Boy na tawag dito, costume. Kaya, ayan, sinuot ko sa kanya, bagong gising yan ga. Kaya, kahit anong gawin namin ga, hindi talaga magtawa. Hindi, grabe ka, seryoso na bata. Ganyan siya. Kapag bagong gising siya, hindi talaga siya magtawa. Tapos lalo na nagising, ginising lang kasi talaga namin siya ga. Ayan yung life hack ga. O, di ba, mayroon siyang instant. Cake for 4 months na niya. O, di ba? Kaya lang, hindi talaga nagtawa si Hyro ga. Kaya, ang picture na nakuha namin ay hindi talaga ganda. Pero tingnan natin ga. O, ilan na kami dyan? Dami-dami na kami nagpatawa dyan. Imon, si Pupig, si Pring Pring, si Winron, ako lima, tapos si Samahan pa ni Big Boy, tsaka ni Big Girl, wala talaga, may nakita kayo nagtawa, wala, diba? O sayang, pero okay lang yun, at least mayroon siyang remembrance, magpa-picture ticker para may remember, o ayan na, pinalitan ko na ng totoong pangalan ng birthday boy. Pero talan nyo ga, pinaalam ko to sa customer ga, inano ko to siya na sabi ko, ma'am, ginamit ko yung cake sa ano ni Baby Hyro kasi nga 23 isumakto na 4 months si Baby Hyro. Hindi mo nagagalit si ma'am, nag-thank you nga siya, super tuwang-tuwa talaga siya ga pagdating ng cake. Ay, pagkakita niya ng cake kasi wala siya doon nung pag-deliver namin. Ito ga sa yung hotel, isa to noon sa dinidiliberin din namin. After pandemic, pandemic is na parang nawala yung mga event. Nagbago na rin yung syempre yung mga nagatrabaho, kaya siguro hindi na rin sa akin nakakauha sila. Pero yung mga labas nga ng mga nag-i-event is kapag kilala ako, sa akin naman sila umu-order. Ayan na lang ga, o. Oh, di ba? Ang ganda, di ba? Ang ano nito ga, ang nag-ayos ng venue is si Casey Corner. Mamaya ipapakita ko sa inyo lang ga. Ayan, silang ga. Franco Ellie. 1-year-old niya siya. 1-year-old talaga. 1-year-old na yung ating palanggang baby. Ang cute-cute, diba? Tapos ang ganda-ganda. Amis na amis ako sa nag-ayos. Alam nyo ga, matagal na ako sa mga event-event din kahit papaano.
Tapos sa tuwing pumapasok ako, natuwa talaga ako. Ang ganda naman nito, ang ganda, ganyan. Parang hindi pa ako na ano ba, hindi yung pagpasok ko, parang hindi ako nanibago. Appreciative lang talaga ako. Yung konting bagay, na-appreciate ko talaga yung hirap ng tao. Yun siguro talaga yung ugali ko. Kaya kahit normal na sa akin, tuwing pasok ko, nagagandahan talaga ako sa mga nakikita ko. At ayan yung may-ari ng Casey Corner, siya yung nag-ayos dito. Medyo kabado ako dito sa kanilang lagayan, pero nga sabi niya nga sa akin, mama ko po yung event before din sa kabila, sa Southwind Hotel, sa Southwind Hotel daw, siya rin daw yung, ako rin daw para yung cake, na ganito rin daw yung cake ko, yung ginawa. So, ang galing, sabi ko man, puro safari team. Kaya siguro na master niya na talaga yung safari team, kasi lahat ng halos customer niya is ganito, di ba, yung kanilang team. Ang galing-galing. Tapos ayun, medyo nawala yung worry ko na baka bumagsak yung cake, baka umuyog yung stage nila, ayan. Tapos ito yung Casey Corner Palawan, pwede nyo sila, halimbawa pag taga Palawan kayo, yung mga nag-aayos, pwede kayong mag-inquire sa kanila. Gusto ko lang sa inyo i-share yung Masaya Game. Ang gagawin nyo lang, napakadali lang ito. Dati si Andrew, naglalaro kayo, ako naman ang naglalaro ng Masaya Game. Okay, ikwento ko sa inyo kung paano ninyo gawin ito. First, pindutin nyo yung link doon sa comment section. Ilalagay ko sa comment section guide ko yung link lang. Pindutin nyo, tapos i-download nyo lang yung apps ng Masaya Game. Pagkatapos ninyo i-download, ang gagawin ninyo lang is ilalagay nyo lang yung cellphone number nyo, password. Pagkatapos ng password, yung inyong referral ID at saka pagkatapos ng referral ID, pindutin nyo lang yung confirm. Pagkatapos ng confirm, lalabas na lang nalabas na agad at papapilian nyo dito kung ano yung mga game na gusto nyo. Ang daming mga game dito ka, mayroon dito, at pinapaborito ko na ngayon yung color game. Kasi napakadali siyang laruin at mabilis kang manalo, di ba? Try nyo yung color game ka, pwede kayo ka pwede kayo, halimbawa kung gusto nyo maglaro, pwede kayong kumuha ng pera sa Gcash nyo, mag-cash-in kayo lang ka, tapos pwede nyo lang ka, mayroon 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, hanggang 10,000, pwede kayong mag-cash-in lang ka doon sa Masaya Game. Tapos pwede kayong maglaro hanggang sa manalo kayo. Paglaro kayo at nanalo kayo lang ka, pwede nyo agad i-withdraw yun. Pag na-withdraw nyo ang pera nyo, pang-bili nyo lang ang mga ingredients!